Mag-aalas 8 ng umaga, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplanong may dalang 1.5 million Sinovac COVID vaccine doses galing China na binili ng gobyerno. Mapupunta po yan sa mga priority areas na nasabi natin. At more or less ang 800,000 pupunta po sa Metro Manila po yan. Dinala muna ang mga bakuna sa cold storage facility sa Marikina City. Sa kabuuan, nasa higit 5.5 million COVID vaccine doses na ang dumating sa Pilipinas. Halos 4% yan ng target na 140 million doses para makamit ang herd immunity sa bansa ngayong taon. Madadagdagan naman ito ng nasa 2 milyong doses sa pagdating bukas ng AstraZeneca na donasyon mula COVAX facility. Ayon sa Department of Health, pwede nang ipagpatuloy ang pagbabakuna ng AstraZeneca sa 59 years old pababa. Matapos pansamantala itong suspindihin noong Abril para pag-aralan ang napaulat na ilang insidente ng pamumuon ng dugo sa utak sa Europa. Nakakatiyak po tayong lahat na masusi po itong pinag-aralan at ito po ay base sa siyentipikong ebidensya at nakatuon po sa kaligtasan ng lahat ng ating mamamayan. Tuloy na rin ani Galvez ang delivery ng 193,000 doses ng Pfizer COVID vaccine sa Martes. Ayon sa Vaccine Expert Panel, pwedeng ibakuna ang Pfizer sa mga edad 16 pataas. Ang Pfizer talagang pwede siya 16 years above. Siya lang, yung iba, all the others 18. Ngayon, yung kanyang 12 to less than 16 na ginawang study sa Amerika, I think in-apply na nila ng EUA. Ang Moderna, sinabing base sa inisyal na resulta ng pag-aaral, ay may 96% efficacy rate ang bakuna nito para sa mga edad 12 to 17 years old. Pinag-aaralan naman ng DOH at mga eksperto kung ligtas, epektibo at pwedeng payagan sa Pilipinas ang pagtuturok ng magkaibang COVID vaccine brands para sa first at second dose ng isang individual. Hindi ko sinasabi na pwede na, ha? Baka lang, pag-aaralan pa ng ating mga experts, no? Halimbawa, Sinovac and another, yung Sinopharm. Pareho naman yan na inactivated whole virus, no? Pinatay yung virus at yun ang ginamit para sa pagbakuna. Sa efficacy, in fact, ang tingin ng marami, mas nakakarami, ay mas tataas pa ang antibody response. Depende kung ano ang binigay mong second dose. Binigyang diin naman ng DOH na sa ngayon, nananatiling isang COVID vaccine brand lang ang pinapayagang gamitin kada individual para sa first and second doses niya. Sa ngayon, ang ating protocol, single brand muna po tayo. So kung pag binigyan tayo ng Sinovac sa umpisa, Sinovac pa rin ang ating second dose kasi wala pa po tayong sufficient scientific evidence to state that we can already mix brands. Samantala, sa kabila ng abiso ng DOH sa vaccinators noong Marso, na tiyaking sakto sa inirekomendang COVID vaccine dose ang ituturok, nadagdagan pa ang mga rehiyong sobra sa allocated dose ang bilang ng nabakunahan ayon sa pag-aaral ng ABS-CBN Investigative and Research Group. Base sa pinakahuling datos mula sa DOH noong May 4, sa limang rehiyon, higit 31,000 ang doses administered na lampas sa alokasyon. Yan ay sa Cagayan Valley, Western at Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Sa isang vial kasi ng AstraZeneca COVID vaccine na 10 doses ang laman, minsan lampas sa 10 ang nakukuhang bakuna. Ang inaalala ng DOH, baka kulang sa required na dose ang naibibigay sa ilan. Meron naman parang range yan na hindi mo sasabihin na talaga kailangan 10 micrograms ang pumasok sa katawan mo. Meron yang range na 8 to 12, parang ganon. So hindi very exact ang mga binibigay nating biologicals. Pero syempre, pag naging sobrang baba na yon, you expect bababa din ang immune response and you do not want that. Pero nilinaw din ni Gloriani na sobra ng kaunti sa required doses ang laman ng multi-dose vials bilang espasyo sa pag-aspirate at dead space. Kakailanganin ng Pilipinas ng 90 billion pesos pambili ng COVID-19 vaccines para sa susunod na taon ayon kay Senador Panfilo Lacson. Aniya pinatitingnan niya kung pwedeng gamitin para rito ang mga pondong hindi nagastos ng mga ahensya ng ehekutibo. Vivian Gulia, ABS-CBN News.